pwedeng grass lang ng grass. Kasi hindi ka makakakuha ng ganitong klase, ganitong klaseng laki ng rabbit kung grass. Hello mga ka-vlog! Welcome back to my channel! So, meron po tayo ditong isang magandang kulay brown na New Zealand. Upgraded po ito. Wow! New Zealand. So, ito po, tingnan nyo po. Oh. Ayan. So, ito po pinapakita ko po kasi ito po yung mga naging produce ko po dito sa aking rabbit, rabbit tree. So, welcome back to my channel mga ka-vlog. Ang ibibigay ko po sa inyo ngayon ay yung rabbit business plan. So, yung plan po ninyo doon sa pag-aalaga niyo ng rabbit. So, yung mga nakaraan ko po ay kung paano po, ano, yung nakaraan ko pong vlog ay kung paano po kayo mag-start sa rabbit industry. So, ito po naman, ikukan ko po sa inyo ngayon, business plan. So, para po kayo, hindi po kayo maligaw doon sa pagpo-produce nyo and then sa hanggang sa marketing. So, kung paano nyo po siya didispose. And then, ano po yung pwede nyo pong gawin para at least ito ay hindi kayo malugi sa rabbit business. So, kinakailangan po ay ma-minimize natin po yung mortality ng mga produce natin sa rabbit tree para tayo po ay makakuha ng malaking target po natin dun sa ating sa meat, yung kung meat type po yung kinukuha ninyo, usually meat type po yung ating tinatapik eh. Kung meat type po yung ating kukanin, so para po natin makuha yung target natin sa mga weight, yung mga timbang ng ating mga rabbit. So, and then at the same time, at early stage, nakapagbenta po kayo, makapag-kuha na po kayo ng meat. So, before that, doon po sa mga napadaan lang sa akin channel, please do subscribe and hitanin po ninyo yung notification bell para every time na may new upload tayo, kayo po ang unang makakano. So, yun. So, first thing foremost po, kinakaraan nga po, yun, naisari ko rin po dati, kinakaraan meron po kayong land. Ibig sabihin yung lupa na inyong paglalagyan ng ano, ng inyong rabbit para at least hindi po kayo kung saan-saan lang po naglalagay ng kanakala pang organize. Yun po dapat ang plan nyo. Organize yung ilalagay nyo pong mga rabbit sa rabbit farming ninyo. Tapos, yung pangalawa po, yung mga housing and equipment. So, yung mga gamit na kinakailangan nyo po sa rabbit tree. So, kinakailangan po kasama nyo po yan sa business plan ninyo. Kasi yan po yung kasama sa pagiging successful nyo sa rabbit farming. So, yan. Ikon nyo po yan. Consider nyo po yan. Kasi, pagka wala po kayong mga equipment, tsaka yung housing nyo, especially yung housing nga po, itong mga ganitong cages, mga rabbit houses. So, kinakailangan maganda po yung mga fan. Kasi, usually po, pagka dito sa Philippines, dumadaan yung mga bagyo-bagyo. So, kinakailangan po, very matibay, yung hard to distract yung mga rabbit houses ninyo. Ito po, rabbit cages po ang tawag dito. Yung mga rabbit houses po, nandun po yung mga cages sa loob. So, makaiba po yun ha, rabbit houses saka rabbit cages. So, usually ang iba, yung mga pet lang, ginagawa na rabbit house na maliit lang. So, nandun na, nakakuha na sa loob ang kanilang mga rabbit. So, yun po. Tapos yung mga, ano, yung breeding stock po ninyo, dapat magaganda po yung kung nagmi-meat type po kayo, dapat yung mga malalaking breed. Oh, katulad po nito, ito po ay meat type din. Ito po, itong aking hawak na itong kulay brown na to. Ito po ay upgraded New Zealand. So, usually New Zealand po yung mga inaalagaan po natin dito sa rabbit tree. So, mga ganito pong klase ng rabbit ang pwede nyo pong gawing breeder stock. Kasi ito po ay mga magagandang maglahi, malalaki ang katawan, yung carcass po, makukuha nyo yung meat, malaki po ang volume na makukuha nyo. Back at saka down na inyong kukuhanin, dapat yung mga magaganda ang lahi talaga. Yun yung kukuhanin nyo. Usually, pagka yung mga Californian, New Zealand, like this, ito, upgraded lang po ito eh. Yun po ang kinukuha ng ano. Pero ngayon po, may mga naglalabasan pong mga magagandang breed na super jumbo talaga, ang lalaki.
So kahit i-crossbreed po ninyo sa ano, sa mga local New Zealand natin, nakakapag-produce po sila ng malalaking breed. So palong-palo sila doon sa ano, sa kita pagka ano. Maliit lang po yung kanilang start, tapos ang nakukuha nilang meat eh ang dami nilang nakakailang kilo sila, nakakalimang kilo sa pagkakinatay po nila yung rabbit na ano. So yung po yung i-consider po ninyo isa pa. Tapos yun nga po, yung breed ng rabbit, kinakailangan maganda. Tapos siyempre, pinaka the most top na sa business plan ninyo na talagang dapat meron kayo, eh siyempre yung kapital. Kasi at the start, gagawa po kayo ng mga cages na ganito. Siyempre, yun po yung paglalagyan nyo ng yung mga rabbit, di naman pwedeng naka-pre-range lang kayo. Kaya po yung texture ng kanilang meat. So pagka mga ganito, pwede nyo pong alagaan sila ng dyan lang sila. And then, kayo po magmamanage kung paano nyo po sila patatamain, pagagandahin ang kanilang katawan. So, tsaka pararamihin. So, yun po. Capital po ang pinaka-importante. Before po kayo mag-isip ng ibang ano, mga business, kung ano mang business ang gusto nyo, pahalma, nag-produce na po kayo ng, ano, ng rabbit, meron na kayong meat, marami na po kayong stock na meat. Kung hindi po kayo magbebenta ng meat, alam mo, magpo-produce po kayo ng product, by-product ng ano, ng rabbit, sa rabbit meat. So, yun po, pinaka-top of the line po na talagang kinakailangan, meron kayo, keep in mind na talagang capital, pondo, funds, yan po ang kailangan natin. Kasi pag wala po kayong capital, sabi na lang iba, nag-start ako, wala akong capital eh, pwede ba naman yun? Diba? Hindi pwede mag-start ka naman ng kapital. Unang-una, kahit binigay lang sa'yo yung rabbit, alam mo, may mabait na friend ka, o di ka may sponsor ka, binigyan ka ng ganitong klase ng rabbit. Wow! Madami mo. Eh, siyempre, gagastos ka rin sa cage. Yan. Yung paglalagyan mo, gagastos ka sa mga pellets, sa pakakain mo. Hindi naman pwedeng grass lang ng grass. Kasi hindi ka makakakuha ng ganitong klaseng laki ng rabbit kung grass. Kasi puro fiber yon, papayat ang rabbit mo. O di kaya kung malalaki man sila, mahaba, pero yung carcass na makukuha mo, konti lang. Kasi walang protein, puro fiber, hindi ka makapagpataba ng puro grass lang. So, kailangan merong intervention ng pellets. Yung mga... Pero merong nakakagawa ng pellets po, ng ano, na minakita ako. Ang gamit lang nila yung mga konang nyog, tapos malunggay, tapos mga cabbage, tapos may machine po siya. Tapos naglalagay sila ng merong para maging pellets. So yun po yung ano, kaso nga lang, nag-invest din po siya doon sa machine. Oh, eh ang machine po noon 75,000. Woo! So, ang laki, di ba? So, pagka nag-start ka lang, so, dilitan mo lang yung ano. Pero, siyempre, lahat ng business may kapital. Yun po ang tatanungin natin. Wala pong business na walang kapital. Oh, yung business na charity, kapital pa rin po yun. Namimigay ka na, may kapital pa rin. So, yun po mga kablang. Tapos, siyempre, kung walang problema naman sa yung kapital, eh, pang malakasan yung datingan mo, di i-go mo siya, parin mo, i-high-end mo yung rabbitry mo, pagandahan ng ano, tapos pumiproduce ka na, maglagay ka ng mga, alam mo, may produce ka ng ano, nagkatay ka na. So, dapat, ano yun, magpo-produce ka ng product, dapat may i-market mo na siya, di ka maglagay ka ng cost sa mga supermarket, pwede ka sa mga mall, kung may product ka na, like, ano ba, hamburger po. Oh. So, yung hamburger, meron ka ng kiosk doon. So, ano po. Tapos, doon po katuloy po sa, ngayon, ang pinaka-con po natin, yung market naman. So, dapat meron ka ng business plan sa market. So, paano mo siya i-market? Paano mo siya i-dispose? So, kung madamihan ka na, marami ka ng ano, marami ka ng produce, tapos nagkakatay na po kayo, meron kayong preservation na. Yung mga meat na ikinuha ninyo, naka-vacuum sealed na. Tapos, ipoproduce nyo po ninyo sa product. So, sana mang market. So, may mga market naman po tayo na pwede po kayo mag-approach sa introduce nyo po sa mga supermarket. Kasi usual po dito sa Philippines, hindi pa po masyadong
educated ang mga tao kumain ng rabbit meat. So i-introduce pa po natin. So maglalagay ka dyan ng sampling. So ganoon sa marketing. Para automatic pa nila yung rabbit meat ay napaka nutritious and at the same time napaka healthy na meat compared to other meat. So yun po yung kukunin natin kasi very minimal lang po ang kanyang taba. Kaya go po tayo sa rabbit meat kasi and at the same time po masarap po talaga. Huwag po kayo mag-hesitant na kumain ng rabbit meat kasi ang sarap po talaga, promise. Ako po marami po na akong nalutong recipe. So makikita nyo po sa mga vlog ko, may mga recipe po ako. Ay, power po talaga, ang sarap talaga ng rabbit meat. May mga iba pa po akong product na i-introduce sa inyo sa mga susunod na vlog natin. So watch out lang po ninyo yun para at least, yun po, experience ko po yun, talagang isishare ko po sa inyo. So ngayon po, kasi sa ano po, yung may mga bansa po na talagang very popular na sa kanila yung ano, itong rabbit meat. Instead na kumain po sila ng mga cattle, usually sa mga European country, cattle pong kinakain, yung mga baka, yung mga cow, ganyan. Dun sa marketing po natin, kukan po natin, example ko po sa inyo sa European country, like, ang tawag dito sa Italy, sa Belgium, sa France, even US and UK, United Kingdom, tapos sa Netherlands, sa, ayun nga, sabi ko kanina, Germany, tsaka sa Switzerland po, ang pinaka, ano po nila na, serving meat nila sa kanilang pagkainan ay sa lamesa ay rabbit meat talaga. So iba-ibang klase po ng putahe ang niluluto nila. And kasi kaya ko po na-share po sa inyo, even dun sa mga country na nabanggit ko po, ano po yun? 10 to 12 weeks na rabbit, na gagawa na po nilang meat, nakakatay na po nila para i-serve sa kanilang pagkainan, ganyan. And at the same time, dun po sa mga malalaking company na nagpo-produce po ng rabbit meat, ay 10 to 12 weeks, o ibig sabihin nyo, 10 to 12, mga 3 months old, kinakatay na po nila yung rabbit na for meat production. So imagine nyo po yung kanilang ginagawa nila dun sa kanilang mga rabbit para lumaki ng ganun. And at the same time po nga, dun sa mga country na yun, ang lalaki po ng mga rabbit breeder nila. Ang lalaki ng rabbit breed na meron sila. Compare sa atin, kasi nag-i-import pa po yung iba. So yung iba po, talagang pumupunta po ng ano, di kaya nag-i-import sa mga ganung country. Para madala po dito sa country natin, para at least ma-share po dito yung mga breed na ano. So, since ito po ay tropical country, medyo... yung iba po nakakakuha ng ganong klase ng breed ng mga rabbit, 10 to 12 weeks kinakatay na po sa mga European country yung kanilang mga produce na rabbit. So imagine niyo po ganong ka in demand sa kanila yung rabbit meat. Ni-introduce pa lang po dito. So few years ago pa na ni-introduce, so kukunti pa rin po yung medyo knowledgeable about rabbit meat. Kaya yung market po dito ay hindi naman po very slow, nag-strike na po sila, nag-spike na dun sa high-end na kinakailangan nating ma-meet. Pero little by little, by means of ang marketing nga po, yung sampling, pagpapatikim po sa mga neighborhood natin. So yun po, little by little, maabot din po natin na talagang kumain ng rabbit meat yung ating mga kapwa Pilipino. Dahil very kun po sila eh. Very affectionate po sila kasi iniisip po nila na ang rabbit like this, tingnan nyo naman po. Oh, ayan oh. Pet lang. Kasama sa bahay, naalagaan, especially ito, wala akong makikitang ingay. So kaya po sila ay naawang kumain ng rabbit meat. Pero by category po yung ating ano, ang ating mga rabbit. Katulad po ng mga ganito, ito po talaga yung mga meat production ang category nito. So talagang doon po yun, katulad ng mga baboy, mga baka, o mga chicken, di ba, inaalagaan din po natin. So yun po, nasa mind po natin na yun po ay pagkain, kaya po yun po ang iniisip natin ng pagkain. Pero ito mga rabbit, ito po pwede po nating i-alternate sa kanila. And then kahit sa backyard po ninyo, halimbawa hindi po kayo mag-rabbit farm, pangkain nyo lang,
may dalawa po kayong ganito. The whole year na ano ninyo, the whole year na mag-alaga po kayo nito. Hindi na po kayo maubusan ng ano, pangulam sa inyong ano, sa inyong bahay. Pag ito pong rabbit ang inalagaan sa likod ng bahay. So, yun po mga kamlag, sinire ko po sa inyong business plan para po kayo ay kahit paano ma-enlightened ng konti. Kasi, siyempre, magra-rabbit farming ka. Pero dapat, meron ka rin business plan. O, paano po? Ang business plan po, dapat comes at first. Before ka mag-alaga, yan po munang mauna. Para at least, ma-anticipate mo lahat yung gastos. Magkano bang gagastusin ko dito? Magkano bang kikitain ko? Oh, kasi sa totoo lang po, kung kukan nyo po siya, kasi kung usual po magbibreed po kayo, talaga pong malaki po ang kikitain natin sa rabbit, sa meat, kung ira-rabbit meat po natin. Mas lalo na kung magpo-produce po kayo ng byproduct coming from the meat of the rabbit. So, mas malaki pa po ang edge natin sa kung may product po kayong ipoproduce. Pero kung meat lang talaga, usually ang iba live eh. Live lang nila binibenta kasi ayaw nga nilang magkuhan. So, mas maliit po ang kita doon pagkakuhan. Ngayon, kung kayo po yung magpa-process, sa processing period po noon, talaga pong kikita po kayo. And at the same time, kung meron pa po kayong byproduct na gagawin, tapos sa kanyo po isi-share. Ang dami po, dami pong ano. Kung ano po yung ginagawa natin sa chicken, saka sa baboy, sa beef, pwede rin po natin gawing product doon sa ating rabbit. And at the same time po, mas high-end ang lasa. Depende na po sa inyong timpla, sa inyong recipe, kung anong product ang inyong gagawin. So, yun po, doon po din magre-rely, lahat naman po ng product, doon po nagre-rely kung ano po yung recipe nyo na ano. So, itatry nyo po, trial and error po yan. Try nyo muna po sa product nyo na existing. Try nyo po yung rabbit meat. Tingnan nyo po kung anong pagkakaiba. Doon nyo po makikita yung ano, yung edge niya. And at the same time po, medyo maganda po ang presyuhan pagka rabbit meat po ang ating gagamiting materials doon sa product na ating puproduce. So, yun po mga kablog. At as the same time, na-share ko po sa inyo yung before you start, dapat ito po, meron po kayong business plan para at least ma-anticipate nyo po yung gastos, ma-project nyo po yung kikitain nyo. So, yun po yung purpose ng meron kayong business plan. Kasi pagka wala po kayong business plan, tira lang kayo ng ganon. So, makikita nyo po na malaki na ang gastos nyo, hindi nyo nakita yung kung paano yung how to feed yung processing ng feeding process, kung gaano kadami, dapat po meron po kayong ganon. So, yun po, strategy po yun para hindi po kayo lumaki ang gastos. So, kailangan po natin ang business plan before you start the rabbit farming business. So, yun po mga ka-vlog. So, doon po sa mga gustong magpa-shoutout sa ating channel, please, comment down below lang po kayo para sa next vlog. Sasama ko po kayo sa shoutout portion natin. And dun po sa hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, mga ka-vlog, once and for all, please do subscribe and hit na rin po ninyo yung notification bell para every time na may new upload tayo, kayo po ang unang makakanood. So ito po muli ang inyong Sir Pabs, together with my Kim. Wow! Kita niyo po, ang laki. Keep safe, be healthy, and be strong. Bye-bye!